Magandang araw mga kagrafting. Meron din akong isi-share ngayon uli sa inyo ang pagtanim ng lansonis. Magtatanim ako ngayon ng lansonis na sa aking paraan. So, gagawin ko siyang dalawang itatanim ko, isang rootstock at saka isang grafting para mas mabilis lumaki. Okay, umpisa na natin. Na mas maganda, mas malaki ang hukay, malalim. So tanim na natin to. So mga kagrafting, mas maganda yung ang hukay natin ay mailalim, malalim kaysa nakabunton, kasi mas maganda to pag dinilig natin, pupundo yung tubig dyan. So kung mas mataas yung puno, ang lupa, useless lang yung tubig natin, ano yun, lalabas. Pero mas maganda pagka ang hukay natin ay mas malalim, para pagka dinilig natin, ang tubig hindi masasayang. Okay? Ganito uli. So, ang gagawin natin, ikakambal natin to para mas mabilis siyang lumaki. Kasi magtutulungan yung dalawang puno para palakihin yung
grafting na ano na lansones. Huwag lang natin medyo laliman kasi maliit yung puno niya. Tsaka medyo masilan yung lansones. So, yung tatali natin ito uli. Hindi na tayo dito gagamit ng straw kasi hindi naman siyang mapersa talaga. Hindi kagaya sa ano sa isa kanina. Okay, mga crafting, after 2 weeks pa natin ito tanggalin kasi baka mamantay yung lansones. Mas masilan to kaysa rambutan kasi baka pag pinuto natin mamatay yung puno, kaya after 2 weeks natin siya tatanggalin ang dulo ng rootstock. Okay, sana ay may natuto kayo. Follow lang po kayo sa aking account, YouTube account. Marami pa akong mai-share sa inyo na kaalaman tungkol sa pag-grafting at saka pag-alaga ng mga halaman, prutas. Hanggang sa muli, maraming salamat.